Hola amigo, amiga, tayong gagawa ngayong araw na to ng pork tocino. Simplihan natin kasi mga karamihan, lalo na dyan sa Pilipinas, ipasukan na naman. Kaya gagawa tayo ng simpleng pork tocino kaysa bibili pa kayo ng mga branded na tocino. Kayo na lang gagawa para kontrolado nyo at alam nyo kung ano pa ang kailangan ilagay at wala pong preservatives ang gagawin natin ngayon. Ang ginawa ko, isang kalahating kilong kasim o shoulder ng baboy ang kinuha ko para wala pong balat, may karne, at saka yung konting tawag dyan, tabahala na kayo. Una, kailangan natin ng lagyan natin ng toyo. Natin ng toyo. Konting toyo. Mix natin. Ayan, toyo po yun. Tapos, lagyan po natin ng ito, hindi po ako gagamit ng preservatives. Ang gagamitin ko para po sa food coloring niya, kasi karamihan po naglalagay sila ng food coloring. Alalagay ko po ketchup. Ayan po. Banana ketchup po yan. Ayan. Haluin ng haluin para magkulay-kulay. Ayan. Ayan po. Ayan, makikita nyo po, nagkukulay na. Ayan. Tapos, pag sinabi niyan tocino, maraming asukal. Ayan, lagyan natin ng maraming asukal. Ayan. Ayan. Haluin na haluin para magkaroon ng kulay. Kasi karamihan pag bumibili po kayo sa mga may branded na tocino, lalagyan po nila ng preservatives para tumagal ang kanilang produkto. So sa akin po, hindi po ako galaglalagay ng preservatives. Kaya ang kagandahan po nito, kung gagawin nyo po to, mura lang, magkano lang namang gagastusin nyo. Bahala na kayo, may pwede namang 1/4, 1 kilo. Tapos susunod natin ng bawang. Para may konting ilinamnam o lasa. Yan, tingnan mo nyo, iba, nagkulay na po yan, karne. Oh. Yan. Tapos, sunod natin ang paminta. Paminta. Yan, kung kulang pa ng kulay, pwede po nyo dagdagan pa ng ketchup. At konting tubig. Yung tubig po, kailangan pong malamig na malamig. Konti lang. Yan. Ganyan lang po kasimple paggawa ng simpleng pork tocino. Para po, ngayon, papasukan na naman sa Pilipinas. Kaya kailangan din ng mga magulang, mga nanay na mag-isip kung ano bang ipababaon ng almusal ng mga anak para makapagtipid-tipid dahil sa nangyayaring krisis sa atin ngayon. Kailangan din natin mag-isip ng mga magulang na lagyan pa muna ng kaunting asukal. Ayan. Ayan po siya. Ngayon, mamarinate po natin. Iwan natin po sa fridge ng magdamag. Tama-tama. Pagka kinabukasan, pwede ninyo niyang iprito. Pwede ninyo po niyang iprito. Kaya, ayan po. Ayan. Medyo konti pa yung kulay ng ketchup. Kaya, kuha lang ako ng konting ketchup. Iyan natin ng konti pa para medyo mas may makulay ng konti.
natin, haluin ng haluin. Haluin lang. Ayan. Okay na. Iiwan natin sa fridge ng magdamag para bukas, para sa almusal ng mga bata. Lagyan natin ng transparent. Sila lagyan natin sa ref. Okay. Para bukas, may ulam ang mga bata. Ayan. Pwede na para bukas. The next morning.